Sa single bar graph, may isang grupo ng data na pinaghahambing. Tulad nitong mga bar graph na ito, na naghahambing ng mga gustong gora o panakip-ulo ng mga lalaki at ng mga babae. Data mula sa isang grupo lang. Dito mga lalaki at dito mga babae ang nasa tig-isang graph. Pero kapag pinagsama na natin ang data ng dalawang grupo, ang tawag na rito ay double bar graph. Ibig sabihin, dalawang grupo ng data na ang pinaghahambing. Pwede itong gawin. Mas maraming impormasyon, mas maraming pwedeng paghambingin. Ang mga bahagi ng double bar graph ay katulad din ng single bar graph. Meron itong horizontal axis at meron din itong vertical axis. May labels din ito, ang mga treasure. Pearls at gold coins sa horizontal axis. At ang bilang ng mga ito sa vertical axis. At may bars din. May pagkakaiba ba? Ito ang bars ng pearls at gold coins ng pangkat namin. 12 pearls, 10 gold coins. At ito naman ang bars ng pearls at gold coins ng pangkat namin. 8 pearls, 14 gold coins. Dahil dalawa ang grupo ng data na hinahambing, kailangang makita sa double bar graph kung sa aling grupo ang bars na nakadrawing. Dito, ang kulay orange ay ang bars ng grupo ni Iggy Boy Beard. At ang violet ay ang para sa grupo ni Vic Sparrow. Pero para mas malinaw, gagamit tayo ng tinatawag na key. Ano yung key, susi? Tama! Susi sa misteryo ng mga kulay ng bars. Ang key ay ang bahagi ng double bar graph kung saan pinapaliwanag ang ibig sabihin ng mga kulay ng bars. Karaniwang sinusulat to sa ilalim ng graph. Ito ang double bar graph ng mga paboritong aklat ng mga estudyanteng lalaki at babae sa aming klase. Nauunawaan niyo ba ang mga impormasyon o data dito? Paano kung gusto nating malaman kung ilan lahat ang estudyanteng ang paborito ay math books? Kung ilan lahat na ang paborito ay science books? Galing! Paano naman kung gusto nating malaman ang difference o ang lamang sa bilang ng mga may gusto ng science books at math books? Galing! Tulad ng single bar graph, pwede rin nating ibahin ang direksyon ng double bar graph. Ito ang tinatawag na vertical double bar graph. Pwede natin itong gawing horizontal double bar graph. Sa vertical axis natin ilalagay ang mga bagay na binibilang. Sa horizontal axis naman ilalagay ang dami ng mga ito. At sa baba pa rin ang key. Sa taas, ang title. Walang pinagbago sa gamit at pagiging epektibo.